Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng aming mga tagapanood, magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Kagigising ko lang po ngayon after ng Fajr, tumabas dito, pasikat na ang araw. Yan kasi ang isang Muslim, nararapat lang na minsan nagninilay-nilay sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para ito naman ay makapagbigay pukaw sa kanya. Ang lahat ng mga bagay na nakikita niya dito sa mundo ay magbibigay sa kanya ng aral. Dito sa dagat na ito, kung saan napakaraming aral na pwede nating mapulot. Isa dito na nabanggit doon sa kwento ni Propeta Sulaiman alayhi salatu wasalam ay ang kwento patungkol sa kanya at ang isang balyena. Sa kapanahunan niya, si Propeta Sulaiman, pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, ng kapangyarihan na hindi ipinagkaloob sa mga ibang mga propeta. Dhalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yan yung mga biyaya ng Allah na kung sino man ang naisin niya na ibigay, ipinibigay ito sa iba at minsan iba rin ang ibinigay sa kanyang mga ibang nilalang. Si Propeta Sulaiman alayhi salatu wasalam ay minsan ay nahiling niya sa Allah na lahat ng mga hayop, mga ibang nilalang ay pakainin niya mula sa kanyang kaharian. Naghanda siya ng maraming pagkain. So, isa na rito sa lahat ng mga pagkain na naipon niya sa dami ng pagkain na yun, then inutusan niya si Propeta Sulaiman, kung alamin niyo, ano, na pag-uutusan niya ang hangin, nakakausap niya ang mga langgam, ang mga ibon, at pati na rin ang mga isda. Itong isang balyena na ito. Doon, minsan, dumating ang isang balyena na kung saan pinakain din niya doon sa mga pagkain na yon. Nung nakatapos na, nakakain na ang balyena na yon, ay sabi niya kay Propeta Sulaiman, "Oh, Propeta, sugo ng Allah, ito lang ang may pakain mo sa akin. Samantalang hindi pa ako busog, kulang pa ito." Sabi ni Propeta Sulaiman sa kanyang pagtataka, sabi niya, "Ano? Wala akong inandang pagkain katulad ng mga araw na ito. Pinagutusan ko ang lahat ng aking mga kawal, ang lahat ng aking mga tao para maghanda sa dami ng pagkain na ito. Hindi ka pa nabusog." Sabi ng isang balyena, "Hindi mo ba alam itong ipinakain mo at ipinaghanda mo sa araw na ito? Wala ito sa 3 beses na nakakain ko sa isang araw. Pero ikaw ngayon, pinakain mo ako ng pagkain na ito, nabitin pa ako sa pagkain mo na ipinaghanda mo sa akin, pinutol mo, antas sabab, birizqillahi alaya an akula hadil yam. Ikaw ang naging dahilan na kung ano yung biyaya sa akin ng Allah na dapat kumakain sana sa dagat, ay nawala dahil ito lang pala ang pinaghanda mo." Subhanallah mga kapatid, ang aral po dito, ano, yung mga ibang mga pantas, sinasabi nila itong kwento na ito ay mga kwento ng Israelita, pero ang aral, ang mapupulot natin dito, minsan ang isang tao, huwag nang iisipin na siya ang nagpapakain sa kanyang mga tao, sa kanyang pamilya, anak, dahil ang bawat isa na nilalang, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, ay mayroon na itong nakalaan na biyaya mula sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman ito matutumbasan ng sinumang nilalang. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya mula sa Allah. Wa huwa raziq, siya ang tunay na nagbibigay ng panustos. Si Imam Shafi'i nga minsan nagwika na ittaqillaha idha makunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haythu la tadri fa kayfa takhafu al faqra wallahu raziq faqad razaqa at-tir wal hauta fil bahr faman dhanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-asfura shay'an ma an-nisri. Allahu akbar. Sabi ni Imam Shafi'i, katakutan niyo ang Allah kung kayo ay nagiging pabaya dahil darating ang mga biyaya ng Allah nang hindi mo alam kung saan ito darating. Sino man ang batid niya na ang mga biyaya na ito ay galing sa kanyang sarili dahil sa kanyang lakas, hindi kailanman makakakain ang mga ibon, ang mga isda. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay na nagpapakain sa mga ito. Kaya ang aral po dito mga kapatid, ang isang tao huwag mawala ng pag-asa. Ang isang tao na nilalang na tunay na naman na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gawin niya ang lahat
ng dapat niyang gawin para hanapin ang mga biyaya ng Allah dito sa kalupaan. Mas mahal ka ng Allah kung ikaw ay hindi umaasa sa mga tao at umasa sa Kanya, magtrabaho galing sa pagod mo, galing doon sa pawis mo, dahil ito ay uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag tayo mawalan ng pag-asa habang nabubuhay pa dito sa mundo. Ang lahat ng mga biyaya ng Allah, sumusumpa ako sa Allah, hindi ka kailanman mamatay hanggat ito ay hindi mo matamasa ang anumang ipinagkaloob at inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa'yo. Mga kapatid, sana po napulutan natin ang aral, ang anumang ating naibahagi. Hanggang sa muli, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.